tatsagayin na namin to. Bro, okay ka. So, nandito na nga kami. Magandang araw mga kakarampot. Welcome sa panibagong vlog. Sa video na ito, magra-ride tayo mula Toronto hanggang Niagara Falls, Ontario, Canada. At sa totoo lang, sa dinami-dami na ng bike videos natin dito sa channel ko, ngayon pa lang ninyo ako masasaksihan na nasa long ride. At ang tanong, kaya bang mag-long ride kahit na walang ensayo? Yan ang susubukan nating sagutin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Let's go! Kasama ko pala sa ride na ito si Pascal Canadian. At pareho kaming walang ensayo. Umalis kami ng Toronto bandang 4:20 AM. Pero si Pascal Canadian, kanina pang alas 2 umalis ng bahay nila. Hindi rin kasi kami nagkaintindihan ng meeting place kaya ito, imbes na 4 AM ride out, 4:20 AM na. Actually, tatlo kami dapat eh. Pero hindi natuloy si McCoy feet on pedals dahil sa family matters. Kaya heto, dalawang walang ensayo, maglo-long ride. Bahala na si Batman. Ang Toronto to Niagara Falls ang isa sa mga pinaka-popular na long ride routes this part of Central Ontario. May average distance mula sa Toronto City Hall hanggang sa falls na mga 140 kilometers. Walang masyadong ahon maliban sa isang matarik na bahagi bago pumasok sa Niagara Falls. The ride usually takes 8 to 9 hours on the average. Pero yung mga batak na, kaya yan ng 4 to 5 hours. Pero kami, it can possibly take all day. Ang problema kasi, mula nang dumating ako galing Pilipinas noong August, dala ng jet lag at trabaho, hindi na ako nakapag-ride. At alam naman natin na kapag natenga ka sa pagra-ride, ang hirap makarecover. Tapos, heto at long ride agad ang titirahin natin. Lord, kayo na po ang bahala. Malakas ang loob ko na gawin ito dahil alam kong may kasama ako. Dahil kung mag-isa lang siguro ako, natulog na lang ako. Oo. Kita naman natin, di ba? 6:30 AM nang makalabas na kami sa boundary ng Toronto at makarating ng Mississauga. Sabi nga pala ni McCoy, dahil hindi siya makakasama, magpicture kami sa bawat bayan na madaanan namin. Although dagdag oras pa yon, okay lang. Dahil nga walang ensayo, we decided to take this ride slow and steady. Yan na yung port credit oh. Yan yung port credit. Alas 7:50 ng umaga, narating namin ang Oakville. So yun guys, Oakville. Ayun guys, so nandito na kami sa Oakville. Mga ano din, nakatira dito eh, halos mga retirees, mga CEO, mga CFO.
naman kami bago sa rutang ito. We both have done this na solo in the past, bago pa kami nagkakilala ni Pascal Canadian. In my case, bata-bata pa ako noon kaya may pagkamalakas ang loob. But man, that was a long, long time ago. Street. Ganito mag-intro yung idol ko eh. What's up, friends? Ay, ay, ay. The road from Oakville to Burlington would be the longest straight road to this ride. Napaka-boring, pero this is the fastest way. On our way to Burlington, inabot na kami ng ambon na naging ulan. At this point, kung mag-isa ko lang, enough reason na yun para mag-U-turn ako and go home. But we pushed. So ayun, lumalakas yung ambon. Naging ulan na. Pero sana wag naman lakas ang pa. Sabagay, nandito na kami, malapit na sa downtown Burlington. At ayan na nga ang ulan. Kung siguro ibang riders, stop na sila dito. Uwi na. Pero kami, sige lang. Nandyan na yan eh. Finally, at 10:30 AM, sa kasagsagan ng ulan, nakarating na kami ng Burlington. Naghanap agad kami ng masisilungan. At ito ay sa mismong Burlington City Hall. Ginagawa mo? Sa totoo lang, sa aking isipan nung binabalak namin ng ride, hanggang dito lang talaga ang naisip kong kakayanin ko. Dahil dito at sa susunod na City of Hamilton, may mga train stations pa na pwedeng sakyan ng tren pa uwi. Kasi after Hamilton, malayo na ang next train station. Doon ka na sa St. Catharines. And St. Catharines is the last city before Niagara Falls. So at that point, mas okay nang tumuloy kaysa umuwi, diba? At dito sa waterfront ng Burlington, kitang-kita mo na nangangalit ang mga alon ng Lake Ontario. Sign yan na malakas ang hangin. But onwards, we go. Hoy, anong ginagawa mo dyan? May cyclist na babae dyan, duman sa harap mo. Akala ko daw yung kayo sa mikro ako, hindi ko alam ito. Giniagawa mo? Huli, pero di kulong. Okay guys, from here, ano na kami? Trail. Naku po! Buti na lang, naka-gravel kami. Buti na lang naka-gravel. Must dismount.
And when we crossed the canal bridge, alam naming nangalahati na kami. We know we were halfway. So nasa kahabaan kami ng Hamilton Beach Trail. At yan yung alon ngayon. Wala naman bagyo, mahangin lang. At around 10:40 a.m., we were already somewhere in Hamilton. So, nahanap na kami ng kakainan. Sa Hamilton Beach, maulan at mahangin. And this is actually one of my favorite trails dahil ang ganda talaga dito during sunny weather. But today, I hated it dahil maulan at mahangin. Basa na rin ako at every time na tumitigil ako, nagsisimula na akong ginuwin. At wala din akong dalang jacket. Kaya nakadepende lang talaga ako sa pagpatsak para uminit ang katawan. Pero at least hindi maiinit, yan lang. At dito na rin kami tumigil for lunch sa isang restaurant sa gilid ng trail. We finally left the trail and into the service roads, papunta naman ng Grimsby. Dito na siguro ang pinakadelikadong bahagi ng ride dahil ang bibilis ng mga kasabayan naming sasakyan. Pumapasok kami sa residential roads kung meron, pero di talaga totally maiwasan ang service road. Tumukod na ako dito dahil laspag na at inaantok. Sinisingil na ako ng maagang pagising ko this morning. Gusto na lang namin talagang malapasan itong service road. Alas 3:04 ng hapon, nakarating kami ng Grimsby Beach. Feeling ko magsha-shutdown na ako at this point. But anyway, picture-picture muna. And then, naghanap kami ng mapagpapahinghan. We tried to take a short nap. Kaso, naubos lang sa chismisan ang oras namin sanang mag-short nap. And then off we go again. Sa moment na ito, tumutukot kami dahil ang sakit na talaga ng puwet namin. Kaya off-saddle muna kami. Pero para di sayang ang oras, naglakad kami para we are still moving forward habang ipinapahinga ang mga puwet namin. Cycling hack! Nakatulong ang makulimlim na panahon para hindi kami masyado mapagod. Pero dahil makulimlim ang panahon, mabilis din dumilim. And I think sa puntong ito, tangkap na namin nagagabihin kami. I could sense na determinado talaga si Pascal Canadian makarating sa Niagara Falls. And kudos to him. Ako naman, I'm good na kung matapos man o hindi. Dahil sa totoo lang, I never expected to go this far considering na wala kaming ensayo, kulang sa tulog,
mabigat ang dala at napakasama ng weather. At mga dala pa naming bike ay mga gravel bikes na hindi naman pang mabilisan. Pero kung determinado siyang makatapos, determinado din akong hindi ko siya iiwan. Alas 7 na ng gabi nang marating namin ang outskirts ng St. Catharines. Finally! Hey! Pagdating namin sa downtown St. Cats, madilim na. Isang oras pa. Isang oras o isang oras kalahati. Tatsagayin na namin to. Good luck sa amin. Our GPS was directing us to take the trails, pero delikado kasi tabi ng ilog ang trail na ito. We decided to find another way. Dahil gabing-gabi na at maulan, nag-decide din kami na kahit hanggang boundary na lang kami ng Niagara Falls. Hindi na rin muna ako nag-video dito dahil low bat na, and I was saving power sana for when we are approaching our finish line. At yun guys, fortunately, alas 8:30 ng gabi, nasa Thorold na kami, mga 10 kilometers from the Niagara Falls boundary. Sinabi ko kay Pascal ka na dyan, kalahating joke, kalahating seryoso, pasundo na tayo. At sagot niya, sige, pagod na rin ako. And then a few minutes later, sinundo na kami ng tita ko na taga Niagara Falls. Bro, okay ka lang? Ano ko to? Parang wala nga magana po feeling ko. Pero kahit hindi na rin, okay na ako. Tignan natin kahit hindi natapos. Shortly after, habang sakay kami ng kotse, bumuhos ang malakas na ulan. Halos zero visibility na ang daan. So it was perhaps by divine intervention na tumigil kami where we stopped and at the right time din. Dahil kung hindi, basang sisiyo na siguro kami. Salamat po Lord. At yan ang kwento ng aming long ride from Toronto to, well, Thorold, nang walang ensayo. So, kaya bang mag-long ride nang walang ensayo? Kaya, pero mas mabuti kung may ensayo. At heto ang tips na isi-share ko from this experience. Una, huwag mag-long ride kung walang ensayo. Kung maari, huwag subukan. Masisira ang buhay mo. Pero kung mapilit ka di pangalawa, dapat may kasama ka. Kasama na alam na wala ka sa kondisyon at hindi ka iiwan kung magkakaaberya. Pangatlo, dapat nasa kondisyon ng bike. Kung parehong wala kayo sa kondisyon ng bike mo, edi itulog mo na lang yan. Lastly, huwag ipilit kung hindi na talaga kaya. Makinig sa katawan, irespeto ang weather, huwag magpadalos-dalos sa dilim. So yun! Maraming salamat sa aking nakasama sa ride, si Pascal Canadian. Salamat din kay McCoy Fit on Pedals dahil lagi kaming tinetext kung nasaan na kami. Nadedelay tuloy kami. Salamat kay Tita Betty sa pag-rescue sa amin sa Thorold. Salamat sa pamilya niya sa pagpapatuloy at pagpapakain sa amin sa kanilang napakagandang tirahan. Salamat kay Lord at nakarating kami sa totoong finish line sa mga kanya-kanya naming bahay. So, nandito na nga kami sa Niagara Falls. So yun guys, bike check muna tayo bago kami lumarga. So ito pala yung gamit kong bike, Opus Horizon Gravel. Ayun, steel fork. Ayun, at ito naman yung gamit ni Pascal Canadian, Garno
Garibaldi gravel din. Gravel bike lahat ng gamit namin, pati sana si Makoy kung nakasama siya, yung kanyang Casper. Ayun, shout out. Shout out to syempre unang-una kay Makoy. Kasusunod na miss ka namin. Tsaka shout out sa asawa ko at kay baby mommy. Love you. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Kung hindi naman kayo nag-enjoy, sana natuto. Kung hindi naman kayo natuto, sana nag-enjoy pa rin kayo kahit o paano. Don't forget to comment, share, at ang pinaka-importante sa lahat, mag-subscribe. Yun ay kung hindi ka pa subscribe. At kung may time ka pa, i-click mo yung notification bell to be notified of future vlogs. So hanggang dito na lamang, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam!